Guys, magandang araw po sa ating lahat. At ngayong araw po na to ay magpapalit po tayo ng board ng Oppo F3 Plus. Ito po siya. Guys, tapitin natin to. Ito po siya. Oppo F3 Plus po. Papalitan nating board ngayon. Bakit po natin papalitan? Kasi po, pakita ko po sa inyo yung symptoms ng problema niya. Kapag po binuhay nyo siya, may time po na itong logo, tutuloy po yan dun sa menu. Pero may pagkakataon po, madalas, logo lang po talaga siya. Pa-observe ko po sa inyo, tingnan nyo po. Ayan po. Dapat po yan, nagbago na yung ano niyan. Nagbago na po dapat yung kanyang logo. Papasok po yan dun sa isa pang logo, pangalawang logo. Dalawang logo po kasi yan eh. Dapat, pagkatapos nitong unang logo, papasok po yan dun sa pangalawang logo din. Mag-o-open na po dapat siya. Ang sabi ng owner, at dati po, yung unang beses na nagkaganito siya, na dinala niya daw po sa paggawaan, at ang nangyari nga po, ang sabi eh may tama nga daw po yung board, so pwede pa daw pong magawa ng paraan na para magamit. Ang kaso lang po, yung paraan po na ginawa dito is iniinit lang po yung tinatawag na EMMC, yung pinaka pinupuntahan po nung program, kung saan parang hard disk nung isang CPU. Kapag sa computer, parang hard disk nung isang CPU. Sa kanya naman po yung tinatawag na EMMC. Doon po pumapasok yung program. Ngayon, may problema na po yung part na yun. So, kailangan po nito na ma-revolve yung pinaka EMMC. So, hindi po natin gagawin yun kasi mababa po kasi ang mga success rate nun eh. Kapag ka ganun, kasi may pagkakataon nagkakaproblema sa pagre-revolve eh. Tsaka napakahaba po ng time na i-consume kapag ka ganun po. Tapos halos kaparehas din lang po ng gastos ng pagpapalit ng board at ng pagre-revolve ng IC ng board nito. Halos parehas lang po ang gastos. So, inirecommend ko na lang po dun sa owner nito na magpalit na po kami ng board. So, tara. Samahan nyo po ako. Yung pinaka back cover niya po, aluminum. Medyo matigas po yan pag binabaklas. Mahirap siyang baklasin sa totoo lang. Kasi matigas nga po yung gilid dahil aluminum. Gamit ko po sa pagbabaklas madalas yung ganito po, yung mapurol lang po na blade. Thank you.
medyo yan. So, dali lang po kunin natin yung ating pamalit na board. So, ito na po yung ating pamalit na board ng Oppo F3 Plus. Bali, ang specs niya po ay 464 po. So, nabili po natin to sa online sa mga marketplace, ganyan. Makakabili po kayo ng ganito. Doon po, maghahanap kayo doon ng unit na binibenta na good pa yung board. Tapos, yun po ang bibilihin nyo. Bahala na kayo kung hanggang saang presyo po kayo magkakasundo. So, doon po natin to na nabili. So, po natin ikakabit. 464 po ito. Nagre-range po ito ng nasa 1,000 to 1,500. Depende po dun sa unit na bibili nyo. Yung iba, mas mataas pa ng konti. Tapos sagot nyo na yung mga shipping, etc. Ilipat po natin yung rig na camera nyo. Kasi yung lock. So, tanggalin po natin, sira na rin yung camera nitong nabili natin eh. Tanggal na yung nasa ibabaw. So, lilipat lang po natin. So, ayan po. Ayan po. Good condition naman po yung ating nabiling board na ipapalit sa kanya. Ayan po. Ayan po yung normal na pag-o-open po. So, ayan na po, guys. Napalitan na po natin yung kanyang board. Motherboard po nung Oppo F3 Plus. So, guys, sunod po natin ilalagay ito na lang po. So, madali na po yan. Pagka
kung paano nyo po ito lalagay, kung paano nyo siya ilalagay, gayahin nyo lang po yung pagkakabaklas nyo sa kanya, kung saan nyo po unang inangat, doon nyo po huling ilalapat. Madalas po dito natin uunahin na ilapat yung pinaka back cover niya, tapos papunta po dito sa gilid pa ganyan, ganyan po sa baba. Para sabihin na po natin paglalapat. Okay po. So power, then tanggalan po natin ang alikabok. Uunahin ko po dito sa banda ng taas, kasi yung lock niya po ayun, yun nasa sulok na yun. Ayun po ang mahirap. Kailangan po yun ang uunahin nyo, yung lock na yan sa sulok. Yan, saka ito yung apat sa taas na yun. Nalapat nyo dito ng konti, lapat nyo sa kabila ng konti, konti uli, tapos hanggang sa malapat nyo po lahat. So, check po natin. Okay po. Yan guys. Okay na po siya, hindi na po siya namamatay, hindi na naglulogo. So, maayos po yung nabili nating board para sa kanya. Muli po, maraming salamat at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Napapagpagpalain tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli. Bye-bye po.